So, bali guys, napansin ko nga dito, medyo nahihirapan na si Reese. Ano na siya, iyak na siya ng iyak kasi siguro dahil masakit na rin yung ano niya, yung puwet niya, hindi makalabas yung kanyang ano, yung kanyang stool. So, natataranta din ako kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa kanya. Tatahimik, tapos minsan iiyak. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Tapos ayun, nilabas ko siya sa kwarto. Tapos hindi siya mapakali. As in, iyak siya ng iyak. Tapos kung saan-saan siya pumupunta. Kanina nga lumabas pa siya ng ano, ng kusina. Doon siya sa labas talaga. Parang hindi ko alam kung gusto niyang i-kaskas yung ano niya, yung pet niya. Kasi hindi siya mapakali. So ayan, guys, iyak siya ng iyak sa video na to. Hindi siya talaga mapakali, kaya hindi ko na rin alam kung ano yung gagawin ko. Kaya parang ano, sa sobrang taranta ko, ayun, parang pinaano ko sa kapitbahay ko na kunin nga. Pero sabi, matigas nga, so baka laruan. Laruan nga daw yung nakain. So dahil sa katarantahan ko, ayun, naisip kong ano, dalhin sa vet. So ayan nga, on the way na kami sa vet, nagmamadali ako dahil sobrang taranta ko talaga, guys. Kasi hindi ko na alam yung gagawin ko. Ganun pala yung feeling, parang ano rin siya, parang tao din na parang pag napamahal na sa'yo, talagang gagawin mo rin lahat. So ayun, ang una kong kinuha nung time na yun is yung pera. Kasi alam ko baka mahal, sabi ko baka aabot ng 3,000 to or 2,000. Tapos ayun nga, guys, bali nung ang pinakauna naming pinuntahan is dun sa may ano, sa may Peña Francia, sa may Paco area na clinic, na vet. Tapos pagdating namin doon, ano pala, sarado din. Kaya sabi ko, paano ba yun, ano, kaya hindi ko alam kung saan yung mga clinic ng ano, ng pets or animals dito sa Paco area. Basta ang alam ko lang, etong sa may Peña Francia talaga, sa may Paco. So dahil sarado doon, ayan nga, guys, bali pagdating namin, ayun, so dahil close siya, sabi ko sa tricycle driver, diretso na lang kami dun sa may Otis. So buti na lang, guys, meron din vet sa may Otis. And dalawa pala yun, yung vet na yun. Kaya yung isa sarado, kaya sabi ko di ko na alam kung saan kami pupunta. Kasi hindi pwedeng hindi makuha yun, yung sa vet ni Reese. Kasi iyak siya ng iyak, maingay siya. So wala pa akong tulog, guys, that time. Kaya sobrang taranta ko, sobrang worry ko kay Reese. Kasi gusto ko na siyang ano, gusto kong maano siya, maging mapanatag ba. Kasi first time itong nangyari sa kanya. So ang akala ko talaga laruan. So kung nakikita nyo, guys, parang nangihina na siya. And ang dami niyang laway, as in basang basa yung buhok niya talaga, yung sa may bibig niya, tapos dito sa may braso ko, basang basa. Kasi nga parang nangihina na siya. So hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kaya ayun, bali sa sobrang bilis din ni Kuya Driver magpa andar or magpa takbo ng tricycle, kasi alam niya din na emergency. So ayun, guys, buti na lang dalawa yung vet dito or clinic dito sa may Otis. Kasi yung una naming pinuntahan na clinic, sarado. So ayan siya, guys, buti na lang bukas yung katabi. Kaya pagdating namin, na pagdating, as in pinasok agad si Reese. Ayun po. Ayan, umiiyak siya ng umiiyak. Laruan ba? Hindi, stool lang. Ay, nahirapan siyang tumain. Tanigas lang kami yung tayo. Kulang sila sa tubig. Umiinom naman ng tubig. Nag-ano lang, worry ako kasi naglalaway na siya.
ang pandayap eh. Minigas lang. Kasi inano pa ba tayo ng kapitbahay namin matigas. Make sure po na ikulong niyo muna din siya. Bawal din po na hayaan madilaan niya yung kwetan niya mismo. Kung pwede... Nagwawala siya. Makulit naman siya na ano rin. Hindi na. Di ba ay ano yung ka? Ay na. Linisin lang, di ba kasi? Tigas kahit sabi nung kapitbahay na lalaki, dali ko makasi daw, ano, laruan. Kaya taranta na sa'yo, ang laki, hindi yun matatanggal kung makaoperahan. Sabi ko, baka ano yun yung tiyan. Laruan eh. Kasi sabi, pinano ko sa anak ko, ang tigas daw. Sabi ko, ano, baka na gano'ng laruan. Kasi mga laruan nyo, rubber na yung ano. Tapos nagkaroon kasi lalaway na siya kanina. Tama na. Lumay na siya eh. Ginawa na yung pit mo, bebe. Buti na lang kung bukas kayo. Galing kami doon, nakaikat kami sa pako.
mag-ano na lang siya, magpapauwi na lang po ko ng antibiotic po tapos ng pain reliever po. Tapos, bawal po na. So ayun guys, bali dito nire-resetahan na ako ng vet para kay Reese. So di ko alam kung ano yung mga gamot na yun, pero ang alam ko lang is yung mefenamic, pero yung iba hindi ko na alam. So kailangan ko orderan si Reese sa online nung e-collar daw yon para hindi niya maabot yung kanyang pet. So ayan, umuwi na agad kami and naglakad muna kami, ang init pa naman. Tapos pag dating doon sa unahan, nag-tricycle kami. So ayan guys, bali pauwi na kami ni Riz. Buti na lang mabilis lang ang paggamot sa kanya. So ayun guys, bali sobrang naging panatag na ako that time nung pauwi na kami, kasi akala ko uuperahan siya, akala ko tatanggalin yung kumbaga parang aanuhin yung tiyan niya. Parang ang dami, nag-overthinking ako that time, so hindi ko alam. So ayun na guys, bali ito yung kanyang gamot and meron pa akong mga bibilhin sa kanya, yung e-collar daw. So ayan, kung nakikita nyo guys, temporary lang yung nilagay ko sa kanya para hindi niya lang maabot yung kanyang pet, baka maabot niya. Tapos ayun guys, pinainom din namin siya ng gamot. So buti na lang na gustuhan naman niya. So thanks God, kasi walang nangyaring masama kay Reese. So okay na siya ngayon guys. Ipapaubos ko lang yung gamot na nireseta ng doktor or ng vet para maging okay na siya ng tuluyan. So ayun lang po guys, bali maraming salamat sa panonood ng video namin ni Reese. Though emergency, nagawa ko pa rin mag-video for the vlog's sake. So thank you so much guys, that's all for now and happy holidays. So ito yung pamasko sa akin ni Reese. So thank you guys, bye.